Masisyo kang garden. Ang garden, di ba? Mo times 4 months sa kuan humay? Oo. Mo good. O kada manang... kuon, ani kada kuon, ko ako pulo ani kasako sa da. Tamnan sa manis una, what the fuck? Ang pulo kasako, sa to pa kong ang kadidad at itong pulo, may mo siya tag sa kalibo. 10,000, may mo siya 40 o garden. Oo. Oh. Ah, 40,000, kaya niyang kitaon. Ayun ay, nagmamadali tayo dahil pupunta kami ngayon doon sa Chuhin ko, bibili kami ng gulay, no? So, tara. Natin itong motor, nakamotor tayo. Tatlo kami kasama si Mama. Ang wife ko. Okay. Ayan, no? Medyo malayo-layo din yun, malapit sa may ilog. Kaya ang tataba ng mga gulay nila doon. Oh, maganda ng mga gulay nila doon. Kaya doon tayo bibili ngayon. So, may pichay. Pipino. Ayan, sasara ko lang to. Yan, ang lalaki na ng mga baboy ni Tito. Dyan, oh. Yung kapitbahay namin, yung tiyahin ko rin. Nakatira dito sa kabila, yung bahay nila nasa likod. Ongoing pa yung bahay nila dito. Andun na sila, nauna sila dun. Video kami ha. Vlog natin. The whole process. Video ka dito sa harapan na. Ayan. Yeah. Kita yung bawat side. Tayo.
cute ning iruha oh. Ikaw ka niya kaya. Dong, gaganito yung tinga niya kaya. Sure ako. Ayun, no, naganyan na yun ng konti eh. Yan na, iniwan namin yung motor namin dito sa ibabaw. Dito sa baba medyo mahirap yung daan. Yung pinaka-crossing dito. Diyan na pagbaba, nandiyan na yung gulayan. Nandiyan tayo makakabili ng gulay. Sobrang mainit lang ngayon. Pero medyo maaga-aga pa naman. Pero mamaya to, mas mainit to. Maliit na yung daan dito. Tsaka mahirap pagka binaba yung motor. Okay lang dito pag mag-isa lang magda-drive. Pero pag marami kang sakay, mahirap dito. Ayan o. Lalo na pag tag-ulan, madalas dito. Ayan o, kikita na natin dito yung mga garden dyan. Nandiyan ba sila tita amin? So yun, may mga garden dyan sa baba. Ayan o. Ang ganda ng view dito o. Ayan o, palayan din yan dyan. Tsaka maganda ang lupa dyan kaya yung mga tanim nila dyan magaganda. Ayan o, doon o. Dati pagpunta ako sa school ng high school, dito ako nadaan. Papunta doon, malayo pa yung pupuntahan namin. Malayo pa yung school namin dito. Ayan mga palayan na yun sa baba. Ayun, nandun sila tsa-tsa o. Ayun yung gulayan mo. Oo. Ano yung sapa dito? Yan si Tito, nagtatanim yata siya ngayon. Kasama ko. Wife ko, saka yung mama. Madali din kami dito kasi maya-maya magsusundo na naman kami sa school. Ay, maghatid kami ng ano, pagkain. Mas mayang hapon pa magsusundo. Ay, mainit dito. Dito rin may kalabasa na oh. Sa damo-damo lang. Tapos dito may sapa dito. No, dyan nakakuha ng isda. Meron dito mga crabs din. Yan yung mga lamang tubig na galing sa tabang. Tubig tabang meron dito. Yung shrimp din na galing sa tubig tabang. Ulang. Mga ulang paya meron dito nun. Ayan na. Oh, may mga isda na dyan oh. Mababaw. Kasi may tulay siya dito. Oh, ayan sila dito. Dami sila dyan oh. Ito bahay ni Lolo Pail. Inula ko ring. Ayan, ang ganda ng tataba na nung unang punta namin dito. Kapan pa to? Tataba na ng panin dito. Pichay, radish, talong. Ayan na. Tsaka ito yung pipino. Oh, organic. Pag naiulod, organic. Organic, ma. Pipino nga, ulang may. Ang saan yung tanong ni Madre ito? Yan, pipino. Ginupon ko kating init man. Oh, good. Pero matabunan kayo ang kauban. Isang ilang pipino gahapon, chay. Ay, sayang ko. May tanimin mo, chay. May tanimin. May tanimin. Napay dagdag na ame yung simana siguro kung ano ni. Ah, mabunga na. Dali, mabunga ang pipino to. Ang yardo ko nila.
Diretso. Ulan po. Wala na pipino. Wala na po yung sitaw. Wala na rin pong kalabasa. Kareo. Pizza na lang. Magbaha na lang kat man. Puno lang. Liday. Pizza na lang. Aksa diyan, tanong ni mo dito. Wow. Talong. Pino, talong, pipino. Bra. Batong. Nindutong yung sadre. Pipino, 40 kabugkos, tag 20 na puso sinto ka. Oo. Kung kami ram, ligyan ako kung ka 15 raman. Oo. Ang pipino, 20. Itong puti. Kapag 20 kilos ang pipino, kung batong 40 kabugkos. Ang talong noong gamay gamay ram, 12 kilos na ang kram, mga 8. Na, abot ito sa ilan to sa ulingan. Ang lampan yung ulo at ang pinamuko. Kaya mga deliver ko, ito naman. At ito ko naman telepapa, telepapa dyan, ah, naman sila display. Buhay ko sige. Duga ayaw mo humanda yan. Masinso ka ang garden. Ang garden, di ba? Mo times 4 months sa kuan, humay? Oo, mo good. O kada manang... poon, ani kada poon, ko ako pulo ni kasakos da. Tama na ito na, what the fuck? Ang pulo kasakos, at ito pa kung ang kandidat itong pulo, may mo siya tag sa kalibo. 10,000, may mo siya 40 o garden. Oh. Ah, 40,000 gaya niyang kitaon. Abono pa ka. Traktor pa ka. Yan. Ani bisa ka na ona ko ta ikaw na lang pikas. Ito nga naman tata ka ro siya tanong na kare ako. Pag ani kay kami raman tulo hotong yang ka pa ni. Ila ni wala ba ani na ko kapuhuya ko ani. Natiguang na lang ko era pugo no nang. Wala day mga nihan. Wala day mga nihay. Ito na suhulan man. Nga wala mga niya nagis maka nagdawon ang gamay ra magani na barato gi humay nga barato ko ito na kay isa ka sako isa ka libo ikan sa kan ang pin nga ako mga nihan ko para akong kanon lagi hindi man naman ni barato na ako ang gamay ni kan para pagkutuman na lang para din sa umura nagbaol ko oh daghan kay kung tanom mo na italong na ipipino na ito ang water milo mo kutin pikas una labasan oy umara ako madala. Riso ako. Pagamyan di ay ang watermelon ang igo lang ma igo kung sumo palito siya rang gagmay man di magdagko. Di, mahal man og pantan kinilo. Ah, dapat mas indo tanong watong gagmay-gagmay klase ra di ay. Sayon ang pagagmay ani sa baluko. Pagabot na kita sa imo do ano sa Asia. Oo. Ah, tong pinaka tumo niya po plan. Amo de. No, no. Kung isa lang siya ang kuana. Mga, pabitan ng pamilya nga daghang anak. Mao. Naguot. Wala. Kaya mo kaon. Kuan lang, buraskas lang kaya kayo. Ang danduhara. Kung ginda. Mao. Pero, daghang sanga. Ah, may sabungan. Kaya na ba itong wala to? Pipino. Pipino. Pipino, maragdali rin pipino, no? Bulan ba na siya? Bulan na kapin, magsugod sa pamulak. Bulan, nasa kuan. Ano yung mga bunga gagmay? Gana o. Dako, tulog ka. Abtan. Karo kayo pagkugot nyo, mga lima kadal dako na. Damlag-damlag na din harbi. So ayun, ito yung mga pichay na tanim ni Tito. May pichay, radish, meron ditong talong, at marami din siya mga tanim ditong pipino, at meron din iba-ibang gulay. Actually, ang paraan niya naman, iba-ibang gulay ang kanyang tinatanim dahil naglalako siya, para kapag naglako na siya ay maraming pagpilian yung mga customer. Dahil halimbawa, sabi niya, kung purong pipino ang kanyang dala or purong pichay, no, minsan ay yung isang customer, isa lang yung bibilhin. Pero kapag marami, iba-iba, so may isang customer na lahat ng paninda niya ay binibilhan, no? Halimbawa, bumibili sila ng pichay, bumibili ng pipino, at bumibili rin sila noong talong at iba pang mga gulay na kanyang dala. At ayon pa nga rin kay Tito, dati ito ay tinatamnan niya ng palay, dating palayan nito. So, ngayon nung nasubukan niya ng mga gulay, iba-ibang gulay ang kanyang tinatanim, based sa kanyang pagbebenta, kapag direkta niyang naibibenta dun sa mga customer, ay nagta-times 4. Kung dati nga daw, itong area niya ay kumikita ng 10 sako ng palay, dati kasi
laging palayan niya ito. So ngayon, sa gulay ay kaya daw makabenta ng hanggang 40,000 yung kanyang pagbebenta nitong mga gulay na kanyang tinatanim. At dito may mga bagong gulay din siyang tinatanim, mga maliliit pa na pichay, mga maliliit na radish. No, itong area din kasi na ito ay napakaganda ng lupa dahil ay katabi ito sa palayan, mababang area, malapit din ito sa sapa. So may tubigan dito at hindi nauubos ang tubig. Mayroong mga pandilig. Yung join ko nga pala na nagsasaka dito ay 70 years old na, senior citizen na, pero napakakisig pa rin pagdating dito sa kanyang pagtatanim, sa kanyang pagsasaka, dahil siya rin ay walang bisyo, hindi siya nagbibisyo ng pagiinom, ng yosi, kaya kahit papano sa kanyang edad ngayon ay talagang kayang-kaya niya pa rin yung mga ganitong klaseng gawain. At kasabay din ng pagpapalakas ng katawan ay yung mga tanim niyang gulay, napaka-healthy na gulay, at yung mga tanim niya sa paligid. At meron din silang mga alagang manok doon sa kanilang bahay, no, may mga tanim nga rin siya, mga azolla. Talagang mahilig siya sa ganitong mga gawain, no, kaya nai-enjoy niya lamang at dito ay kumikita pa siya. At sabi nga niya, kada harvest, no, minsan ay nakakabenta-benta din siya, na kapag pinag-ipon ito ay malaki rin ang inaabot. Napakaganda na, nandito ka lamang sa bukid pero kumikita ka na ng maganda dahil doon sa iyong pagsisipag, sa tinatsaga mo ng mga gawain dito. Yung naman, matapos tayong ma-inspire ni Tito, dito naman tayo sa ating purpose naman na mamili nitong mga gulay. Kaya lang yung ibang gulay ni Tito ay kakaharvest niya lang at ang mga natira ay maliliit at yung mga hindi niya sinasali na i-harvest. Kaya ngayon, sabi niya ay libre daw muna, no, binibigyan kami libre. Actually, si Tito Jerry ay kapatid din ng tatay ko. Halos lahat ng kapatid ng tatay ko ay ganito yung hanap buhay dito sa bukid. Nagtatanim ng palay, nagtatanim ng gulay, nag-alaga ng mga hayop. Yun yung kanilang kabuhayan. Yun yung kabuhayan din namin dito. Actually, lumaki ako sa pamilya na ganito, na nagtatanim. No, pero more on dati, more on mga gulay na tanim namin ay pangkonsumo lang din. No, tapos yung mga palay, yun yung marami na may mga pangkonsumo, tapos mayroon pang naibibenta. No, pero sa ngayon, ito na nga rin ang focus ni Tito. No, after so many years ay nag-focus siya dito sa pagtatanim ng gulay, na ang palay naman ang nagiging pangkonsumo na. So itong gulay naman yung kaniyang pangkonsumo at pangbenta rin, na siyang nagiging magandang pagkakitaan niya sa ngayon. No, sa amin naman, bukod sa mga gulay, ay kunting gulay, ay meron din kaming mga alagang hayop. At sa ngayon naman ay nag-expand din tayo ng pananim na maraming gulay at mga crops pa na maaari nating maging pambenta at maaari din nating maging pampakain sa mga alaga. Yung mga reject na gulay ay naibibigay natin sa mga alagang baboy, sa mga alagang manok, kaya't malaking bagay din dito sa amin sa bukid ang pagtatanim at pag-aalaga ng hayop para wala nang natatapon. Lahat ng mga reject at yung mga goods na mga pananim, mga produkto ay aming napapakinabangan. So yan yung aming pamumuhay dito sa bukid, at sa ngayon ayan ay nanguha na tayo ng marami pang mga gulay at meron tayong maulam pagka-uwi sa bahay. Nanggi. Adobo. Kami mo kung tinapara, gisaon. Kunya na mo, kwanta ko dyan, doon rabit ako. Adool, kalayo. Wala na yung dito, ba? Nakapa! Tabo, kundamin. Ali! Nakapister! Muna ni? Isa na yung tanakar. Lalagay! Ha? Dali! Bunutin na daw natin, free daw. Ano lang ito nga? Gagalan ka ba? Joke lang. Ay, mangutang ko ba ito? Ha? Nagkuha mo na sa kitchen drink sa niya. Hala, nagkuha ka pala siya nang wala kang paalam. Hala ka siya. Hindi ba ito nung kiri sa niya? Gitag mo lang si Sinit. Ikaw lang mo kung nagpa ito kay Zay, kuha mo na sila. Nanakit na yan. Okay na? Tol, sabi to, salamat kay ito. Ta, salamat. Salamat. Salamat po. Amen. Oo, pohon. Ego pa, mamunga po din talong. Basta na, oh. Ito, Bataw, patani. Kondol, patola. Sarapa.
Oh, kumuti oh. Lagi ng kumuti oh. Lami sa kumuti. Kasang ila. Nandito na tayo sa bandang ibabaw. At grabe sobrang init ngayon. So nasa ano pa lang ngayon, mga 10:30. Oh, pero sobrang init na. So ayun po. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching po. Happy farming!